Yun, what's up mga katropa? Update nga lang pala uli ako dito sa motor ko. Kung napanood nyo na yung huli kong vlog, yung tungkol dito sa pagkakabangga sa rider ko, nangyari pa nga pala yun ay March 29. Hanggang ngayon, hindi pa rin nagbabayad yung bumangga dito sa motor ko. Natapos na kami ng pag-uusap sa barangay, nakatatlong patawag na, hindi pa rin talaga nagbabayad. Ang nangyari ngayon, dinala ko na sa abogado, sa kay attorney. Bigyan ko lang kayo ng tip mga katropa kung halimbawa na makaka-experience kayo ng katulad nito nangyari sa akin. Kung halimbawa na nasangkot kayo sa banggaan tapos kayo yung biktima, huwag kayong papayag na hindi makukuha yung lisensya ng may-ari at saka yung papel ng motor para malakas yung laban nyo kung maghahabol kayo doon sa nakabangga sa inyo. Saka huwag kayong papayag ng walang police report bago galawin yung motor nyo. Huwag nyo ipaalis doon sa pagkakapwesto ng pagkakabangga para malakas talaga yung ebidensya nyo. Yan, kung mapapansin nyo, hindi na baloktot yung ating telescopic. Bumili na ako ng bago. Sa tao ko lang binili yan. Kesa naman mag-antay pa ako sa kasa, ganun din naman yung presyo nya. Bago din yan, hindi pa na ikakabit yan. In-order daw yan ng may-ari, tapos mag-upgrade yata ng ano, yung mga lighten. Itong kanyang ibaba, pang FI, tapos itong taas pang carb. Yan, ito yung napapalta ng ano, ito yung napapalta ng mga gold bolts. Tapos kanina, nagka-problema pa dito. May tama pala ito ng konti. Itong T-post. Ito yung video. Nagka-problema pa. Ito yung inaalala ko dito eh. Baka nagkatama itong T-post. Ito. Ipinapasok na tabingin na. Itingnan ko muna kung magagawan ko ng paraan. Yan, saka pala yung taillight. Napaltan ko na rin ng bago. Brand new din yan, SGP na genuine parts. Suzuki. Wow. Ang ganda. Shoutout nga pala doon sa mag-asawa ni Tito Boy at saka kay Tita Janine. Salamat sa tulong niya. Yan lang muna ang kaya kong ibigay. Thank you lang muna. Doon sa akin bayaw na napakasipag kahit katanghalian eh sinasamahan ako. Saka doon sa kapatid ko kay Nicole. Maraming thank you. Saka nagtanong na nga rin pala ako sa kay attorney kung pwede ko nang galawin tong motor. Kasi kung hindi ko ipagagawa agad tong motor ko, wala akong aasahan sa kanila sa kabilang panig kasi hindi nila inaasikaso eh. Eh alam naman nila na panghanap buhay tong aking motor. Dito naman sa pagbablog, wala pa naman akong sweldo. Ginagamit ko tong motor ko sa pagdi-deliver. Kaya ito muna, inuna ko itong mahalaga eh, yung telescopic. Pilipit na pilipit. Itong mags ay ano, bengkong pa. Kaya yan lang muna ang inuna ko, yung taillight at saka yung tinidor. Yan lang muna. March 29 nangyari yung pagbangga dito. 3 weeks nang mahigit. Wala pa silang ibinibigay kahit piso. Kaya kung hindi talaga pupupukin, hindi sila magbabayad. Akala nila pagtapos sa barangay, wala na. Buti na lang talaga, hindi nagkatama tong makina sa kahit yung kaha. Kaya pag napaltan yung mga pyesa na nasira, parang bagong-bago pa rin to. Pasensya na nga pala kayo sa mga manok. Yan. Shoutout sa bantam ni Tanyel. Dito na lang ako nagbablog sa may tabi ng bahay namin. Nakakatakot ng pumarada sa tabi ng karsada eh. Dito na lang tayo. Meron nga pala konting tagilid yung gulong na yan. Hindi makikita sa video pero pagka nasa personal, meron siyang konting labas pa paganto. Dito. Kung kailan lilimang buwan na lang tong motor ko tapos na, saka pa naman nabangga. Ingat na ingat pa naman. Update na lang ako mga katropa pagka meron na uli akong pyesa na ikakapit dito sa motor ko. Abang-abang lang sa mga susunod na vlog.